So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Mark Lapso once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online dating application. So for the sake po ng mga newcomers natin, new subscribers natin, and new viewers, new listener, i-share ko ulit kung ano yung mga dapat yung gawin, kung ano yung mga tips, kung ano yung ba talaga yung ginagawa ng mga online dating application company sa kanilang mga borrowers. Unang-una mga ka-lifestyle, unang-una sa mga newcomers, new subscribers natin, makinig kayo, okay? Hindi po nagpupunta yung mga online lending application agent or representative ng kanilang kumpanya sa pinagtatrabahuan nyo. Never. Wala pa po akong napatunayan na nagpunta mismo yung mga agent sa pinagtatrabahuan nyo. Kahit saan pa man yan. Kahit sa school, sa fast food restaurant, at kahit saan pang ahensya ng gobyerno kayo nagtatrabaho, never pong nagpunta yung mga bugok na mga agent na yan. Okay? And then, pangalawa, hindi po kayo makukulong kung anumang, gano'ng mang kalaki yung mga nahiram nyo or nautang nyo sa mga online lending application agent. Dahil, makinig kayo, dahil sa lahat ng criteria is illegal po sila. Okay? So, never sila mag-attempt na pasampahan kayo ng kaso. Kasi, pwedeng mabaliktad. Okay? Sa interest pa lang, lumabag na sila. How much more sa mga text messages nila na may death threat, pagbabanta, na alam ko, karamihan sa inyo, is in-screenshot, sinave, na pwede natin gamitin panlaban sa kanila if ever na nag-complain sila sa atin. So, yun yung iniisip nila. Yun yung thinking ng mga agent, di ba? Not only agent, whole, ano ba yan? Lahat ng mga nakapaloob or nagtatrabaho sa mga online lending application agent, no? Alam nila, no? So, that's why never sila nag-complain sa NBI. Pangatlo, ito talaga yung most, palagi ko nakikita eh. Magkaka-record ba daw sila sa NBI pag mahihit ba daw sila dahil sa online lending application dahil meron silang utang? Hindi po. Again, ulitin ko sa inyo ha, mahihit lang po kayo sa NBI if may kapangalan kayo or yung pakapangalan nyo is may kaso, no? So hindi po talaga maiwasan yan, mahihit po talaga tayo. Pero hindi ibig sabihin na hit tayo, merong kaso tayo sa mga online lending application. Wala pong ganun, okay? Huwag po kayong matakot kumuha ng NBI, ha? Huwag po kayong matakot. May hit lang po talaga kayo dahil may kapangalan kayo na may kaso. That's why, or napakaraming kapangalan nyo na isi-check po talaga yan individual. Okay? So, pang-apat, mga ka-lifestyle. Pang-apat, take note, ha? Take note. Hindi makakautang pa ba sa ibang online, sa ibang lending company, hindi na ba makakautang sa ibang lending company if may record, bad record sa mga OLA? In my case, in my experience, naka-loan po ako sa ibang online, hindi online, lending company lang mismo sa lugar namin. So sa mga nagsasabi, hindi magkaka-bad record ka, hindi ka makakautang sa mga lending company mismo sa area nyo. Halimbawa, halimbawa sa mga banko, hindi ka daw makakautang, hindi ka daw makakaloan kasi meron kang bad credit sa mga online lending application. Hindi, wala pong ganun. Wala pong connection yung mga banko sa mga online lending application. Maniwala kayo or hindi. Okay? Panglima, no? Take down, ha? Take note. Para maliwanagan kayo and then magkaroon din kayo ng idea, especially sa mga newcomers natin, new viewers na halos masiraan na ng ulo, no? Halos mabaliw na dahil sa kakaisip kung ano yung solusyon, ano yung idea, ano yung gagawin nila sa kanilang mga online lending application. So panglima, gagamitin daw yung mga information natin na fill in, na binigay natin sa kanila
sa mga online shopping like Lazada, Shopee, at kung ano-ano pa. In my own experience, hindi pa ako naka-experience ng ganun. But meron ako nabasa iba. And I don't know kung totoo. But if ever naman magamit yung information nyo, halimbawa tawagan kayo ng Lazada o anumang shopping center yan na tumatawag sa inyo, shopping online center yan na tumatawag sa inyo, na meron kayong, pwede nyo naman i-decline, no? Huwag kayong matakot, di ba? Huwag kayong matakot. And based on my research, wala pa naman ako napatunayan, wala pa akong napanood na video, wala pa ako nakausap na ganung scenario, no? Na ginamit yung information niya, IDs, ng mga shopping like Lazada, Shopee, no? Wala pa so far, no? So, yun yung mga iniisip or pinoproblema nyo, di ba? Especially, shout out, especially sa mga new victims, new listener ng channel natin, new viewers ng channel natin, no? New subscribers, no? Again, kung ganun yung mga iniisip nyong problema, let go nyo na yun. Gaya nga nasabi ko, once na naka-receive ka na ng mga pangahabuso, pangaharas, try to let go. Dead mind nyo na yan agad. Change SIM card para less stress agad. Ganun lang ka basic. Wala na rin dapat isipin pa kung ano-ano. Ha? Let it go. Sa lahat ng mga nag-due ngayon, bukas, let it go. Kalimutan nyo na. Ganun lang ka basic. Especially kung naharas ka na talaga, hindi mo talaga gusto yung pamamaraan, the way po sila mangolekta, no? Kung ano-ano yung sinasabi, may pasigaw. So lalong-lalo na kung meron kang evidence na, ayun, hinaharas ka, sa text, sa email, no? Save mo lang yan always. So, yun lang, no? I hope sa lahat po ng mga solid subscribers natin, sa lahat po ng mga dumadalaw lang, nanonood lang, nakikinig lang, please don't forget to like, share this video, and please subscribe na rin, ano? So, dahil alam ko itong channel na to, malaki talaga yung impact, especially dun sa mga depressed, meron ng anxiety, stress, hindi na talaga alam yung gagawin. No, manood lang kayo always ng videos natin kasi isa to sa mga nagpapamotivate sa lahat po ng mga problemado na alam ko itong channel natin is malaki talaga yung na itutulong. Kasi based on my own experience na pinagdaanan ko talaga ng sobra and then na come up or na recover natin. No? So, and then lahat po ng nagbe-base po ako din sa mga, syempre sa mga biktima talaga. So, kinakalap natin yan, binubuklod-buklod natin, and then sinishare ko sa inyo. So, ano pa yung hinahanap nyo? Huwag na po kayong humanap po ng ibang mga, basta, just focus on yourself, just focus on your family. Huwag na po mag-isip ng kung ano-anong negative way or solution na pwedeng makasira sa inyong mental health then sa inyong family. Just focus on what I've said always, no? Let it go, deadma nyo lang, then wala na. Huwag kayong makonsensya kasi hindi lang naman kayo yung biktima niyan, mga online lending application. So, at the end of the day, mga ka-lifestyle, nasa sa inyo po yung decision, nasa sa inyo po yung kung paano niyo i-handle yung stress niyo, no? Nandito lang po ako para i-guide kayo. Then, i-share sa inyo yung mga ginawa kong strategy during that time na nag-struggle talaga ako. Wala talaga akong alam gawin. Basta, gusto ko always na pag-isa, no? So, sinishare ko sa inyo yung mga experiences ko, no? Bad or good, mga experience na sinishare ko sa inyo. So, yun lang mga ka-lifestyle. Once again, this is Mark Lifestyle. See you on my next video. Peace.